Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, sa banal na pagdiribang na ito, bilang bahagi po ng ating paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, ngayong apat na pong araw na ito, ay bahagi po nito ay ang ating street masses para po sa lugar na ito, ang phase 2 ng Holiday Homes, ang mga mananampalataya, ang mga kapatid natin na kung saan ay nanais na makatugon. Kasama na rin po rito yung pong ating alay kapwa sa pamagitan po ng ating panalangin at sa pamagitan ng ating pagtulong. So, yun po ang ating panalangin at yung ating pong tulong na ibibigay natin para po doon sa mga higit na nakailangan kaysa sa atin. So, bagamat po tayo may mga pangailangan, pero may mga kapatid tayo na mas higit pang nakailangan kaysa sa ating katatayuan. At yun po ang ating diudulog, nalin, makatulong tayo, makatulad tayo kay Jesus, na nag-alay ng sarili, nag-alay para sa kapwa. At upang maging karapat dapat tayong gumanap, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lumaba akong nagkasala sa isip, sa dila, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y paglangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan
sa kanilang ginagawang kabutihan kang mga mansama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sevene sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Tugon. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano, ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Tugon. Satanang siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Tugon po. Okay.
pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Magsitayo po ano. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga at sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama. At sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sabagkat, minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa ama, sa anak, ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang nakikita sa kanya ng ama. At manggigilalas kayo kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinibigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak. Tulad ng kanyang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak, ang hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo ang nakikinig sa aking salita ay nananalig sa nagsugo sa akin. Ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang kinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ang binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binibigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyong pagtakan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masasama ay parurusahan. Wala akong ginawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Kahit matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Yung ating pong ebanghelyo ay kuminsan po ay makita natin na may pagka-teolohiya. So alam naman natin po si San Juan, ano, ang kanyang approach ay medyo mataas kaysa roon sa tatlong mga ebanghelista. So, ipinapakita po rito, ano, sapagkat tinatanong sa Jesus, ano,
Bakit mo ginagawa ang mga bagay na yan? Sa anong awtoridad mo ginagawa ang mga bagay na yan? Bakit mo ginagawa ito? Ang sabi niya, ang ibig sabihin lamang na Jesus sa mga ipinahayag natin ay sabagkat ito ay gawain ng Amang nasa langit. At ako bilang kanyang anak ay inutusan niya na gawin ko ang gawain ng Diyos. Sa term na pwede natin gamitin na yun, yung ginagawa ko ang kalooban ng Diyos. Ginagawa ko ang kalooban ng Diyos. So kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ginagawa natin ang gawain ng Diyos. Kaya sa kung konsepto ng ganitong klase ng pagkauna, lalo sila nagalit kay Jesus kasi para sa kanila ay pinapantay ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos. Sa ating walang problema sapagkat naliliwanagan tayo sa usapin ng tinatawag po nating banal na sanlatlo. Isang Diyos sa may tatlong persona. Para po sa mga Hudyo ay hindi nila maintindihan ito. Kasi wala sa kanila yung idea ng persona, tatlong persona sa iisang Diyos. Sa kanila, iisa lamang ang Diyos. At wala na itong kapantay. Tangi lamang ang Ama, no? Para sa kanila ang Diyos. So, hindi kasi sila kasi Trinitarian. Tanging Ama lamang. Pero, bahagi po, no? Sa gitna po ng teolohiya, ng pagkaunawa natin na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ng ating Panginoon Jesucristo ay iisa. Bakit? Sabagat iisa ang kanilang ginagawa. Ano yung kanilang ginagawa? Ang gawain ng Diyos. Ang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang lumayo sa anumang uri ng kasalanan. Ang lumayo sa anumang uri ng kapahamakan. Ang gumawa ng kabutihan. Ang gawain ng Diyos. Ang gawain ng maka-Diyos. Kaya nga, ito yung patuloy nating pagnilay-nilayan. Ito rin po nawa kasi ang makita natin na maging identity natin. Na tularan natin si Jesus. Tularan natin si Jesus. Bakit? Kasi bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, bilang ito ay gawain ng Diyos. Ito'y gawain ng mga maka-Diyos. Ito'y gawain natin. Kaya kung minsan po makita po natin, ano, ay sa pinangahawakan nating mga pananampalataya, ay makita po natin na kung minsan, sabi nga natin eh, parang hindi natin kayang gawin. No? Kasi bakit? Kasi gawa ito ng Diyos eh. Hindi ito gawain ng tao. Ang sabi, Father, mahirap magpatawad sa nagkasala. Mahirap magpatawad sa taong nagwalang iya sa iyo. Ay, well, kasi nga, ang pamantayan natin ay ang pamantayan lamang ng pagiging tao. Paano natin magagawa yan? Kasi dapat mabago muna yung pamantayan natin. Hindi mo natin magagawa yun. Hindi mo natin magagawa yun kung hindi muna natin binabago yung ating kaisipan. Ano yung babaguhin nating kaisipan? Kasi ito'y gawain. Gawain ito ng maka-Diyos. Gawain ito ng mga anak ng Diyos. Gawain ito ng mga nananalig sa Diyos. Kaya magandang magagawa natin yung bagay nito kahit na mahirap. Bakit? Kasi gawain ito na ipinagagawa sa atin ng ating Amang nasa langit na binigyan ng pagpapahalaga
ng ating Panginoong Jesucristo. At tinatawagan tayo na alin, tularan natin si Jesus. Tularan natin si Jesus. Kaya po kung minsan, hindi na yung iba maintindihan kung bakit ang Diyos ay naging tao. No? E simple lamang para maipakita sa atin na pwede natin tularan ang gawain ng Diyos. Bakit? Kasi si Jesus ang ikalawang person ng pagka-Diyos ay hindi lamang Diyos. Siya rin ay tao. At maging bahagi o na kung saan yalin, magagawa ng tao na itinuturing na kabilang ng Diyos. Kaya, babalik tayo ulit saan? Doon sa ating Christian identity. Yung ating, kung tawagin nga po natin, ay baptismal right. Yung karapatan natin bilang mga binyagan na alin, tayong mga anak ng Diyos. Doon at doon tayo babalik. Kasi yun ang maging pamantayan ng ating pagkilos. Kaya po, ito yung binibigyan ng higit na pagkaw. Lalong-lalo na po ngayon. Ano? Sa usapin ang tinatawag po natin na halimbawa na lamang doon sa no to death penalty. No? Kasi hindi, kinakailangan ko'y gumante. No? Kasi yun ang gawain ng tao. No? Ang gumante. No? Pero ano yung gawain ng Diyos? Ang awa. No? Ang awa. Kaya, bahagi ng pagkilos na alin, itong mga pinangahawakan natin, kung tawagin po natin, yung ating pamantayan bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, ay magagawa lamang natin, ano, magmahal sa kaaway, ano, magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, ipanalangin ang mga umuusig sa atin, ano, ipanalangin ninyo yung mga nagchichismis sa inyo, ano, eh, ba't niyo magagawa yan? Kasi kinakailangan mo na babaguhin niyo yung inyong kaisipan na alin. Hindi lang kayo tao. Hindi lang kayo tao. Kasi kung ang pagbabasihan ninyo na ako'y tao lamang, hindi niyo magagawa yun. Hindi niyo magagawa yun. Bakit ko patatawarin yung tao nagkasala sa akin? Gaganti ako. Yun ang pamantayan kasi ng tao. Kaya, nandun yung pinakapuno ng ating pagkilos na kinakailangan na nakikita natin lalong-lalo na sa kapanahonan na ito na kinakailangan pagtibayin. Kasi parang lumalabas ay hindi natin napagtibay. Kaya kalimitan ng sinasabi ay, hindi ko kaya yan, Father. Hindi ko kaya yan. Hindi ko magagawa yan. Bakit? Kasi ang isip lang natin sa ating sarili, alin? Tao lang tayo. Tao lang tayo. Anong hindi nyo magagawa kung yun ang ating kaisipan? Kaya kinakailangan, babaguhin natin muna mula doon na alin? Na ibabalik natin at imbigit natin pag nilay-nilayin yung alin? Yung biyaya na ibinigay sa atin nung tayo ay bininyagan. Nung tayo ay bininyagan, ang alin yon? Na tayo ay anak ng Diyos. Na katulad ni Jesus, ang gagawin natin ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi tayo ay maka-Diyos. Hindi tayo lamang isang tao. At doon natin mag-uugat. Doon natin mag-uugan. Kaya, yun ang kinakailangan natin bigyan ng higit na pagkakataon. Ano? Alam nyo, lalong-lalo na kapag kuminsan, kapag nagbibinyag, ano? Pinang kalimitang kang hindi nakikita ng tao, ano? Yung biyaya na ipinagkakaloob sa atin ang puhong may kapal. Ano? Kaya anong mangyari? Ano? Ay, kuminsan, sabi nga natin ay hindi natin magawa yung isang bahay. Kasi bakit? Akala natin, wala tayong kakayanan. Ano? Sabi nga eh, paano maayos yung tubig? Kaisipan mo, hindi ka marunong maging tubero. No?
Kinakailangan natin, maging tubero ka muna para maintindihan mo kung paano mag-ayos ng tubig. Ganon din o. No? Ganon din o yung pagkilos na ipinapahayag ng pong may kapal. Bakit sinasabi ni Jesus yung mga bagay na itinuturo niya sa atin? Kasi tayo ay mga maka-Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Nais ng Diyos na alin, tumulad tayo sa Kanya. Nais ng Diyos na tumulad tayo sa Kanya. At kung tutusin mo, hindi pala nais lamang ng Diyos na tumulad tayo sa Kanya. Hindi. Hindi lang po yun. Ano yun? Na maunawaan natin kasi bakit? Tayo ay tulad niya. Tulad niya. In virtue of baptism. Sa biyaya ng sakramento ng binyag. Nasa atin na yun. Kaya lamang, hindi natin inaangkin. Hindi natin, nakalimutan siguro natin. O maaring, hindi na ipaliwanag sa atin. No? Hindi na ipaliwanag sa atin. Na alin, may kapangyarihan tayo na magawa ang mga bagay na ito. Bakit? Kasi, tayo mga anak ng Diyos. Kaya natin magagawa yung mga bagay na ito. Bagamat kung minsan ay mahirap, ano yun? Ha? Yung manatiling mabuti, kahit na ikaw nasa gitna ng mga masasama, no? Ay hindi kakayanin niya ng tao. No? Hindi kakayanin niya ng tao. At kung minsan, sabi nga natin, ang lumalabas lang sa atin ay, eh, Father, kapag nandun ka na sa lugar na iyong kinalalagyan, parang hindi mo magagawa yun. Ano? Kasi nga, siguro nga, alin, wala kasi tayong connection sa Diyos. Kaya kung minsan yung iba, parang hindi natin nagagawa, hindi lamang sapagkat wala tayong kaisipan. Hindi sapagkat sinasabi sa atin, or sabi natin, alam natin na tayo mga anak ng Diyos, pero hindi ko magagawa yun. Kasi bakit? Ay, wala tayong lakas na nanggagaling sa Diyos. Bakit? Wala tayong connection eh. No? Wala tayong connection sa Diyos. Ano yung connection natin sa Diyos? Panalangin. Panalangin. Lalong-lalo na po, no? Ang pagsimba, pag-araw ng Linggo at Pestang Pangiling. Lalong-lalo pag-araw ng Linggo at Pestang Pangiling. Yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos ay ibinagkakaloob niya saan. Pero to maintain that faith, para maging masabi natin na masabi ang pakinabangan natin hanggang lakas, ay kinakailangan natin na i-maintain natin yan sa papalipaparan, sa lalong pakipag-ugnayan natin sa Diyos. Kasi, ginagawa natin yung kalooban ng ating Amang nasa langit. Katulad na Jesus. Ang mga kausap niya ay lahat ay kalaban niya. Sabagat, ang nakikilala sa kanya yun, ito ay itinuturing niya ang kanyang sarili na Diyos. Pero kung tusin naman ay talagang siya ay Diyos. Pero ganun din sa atin, no? Ay, kapag itinuring natin ang ating sarili na tayo ay mga maka-Diyos, ay nasabihin ng iba na hindi natin kakayanin yan. At tulad halimbawa kapag nakausap kayo ng mga taong ang kanilang pamantayan ay ang pamantayan ng tao, no? Anong sabi nga ng si Bang, one time, may nakausap ako, Father, kaya mo lang nasasabi yan, alam ko anong sabi saan, kasi walang nangyayaring masama sa iyo. No? Sabi ko naman ay, well, hindi ko masasagot yan, sabat wala pa nangyayaring masama sa akin. Pero, kung inyong babasihan din, bakit na may nangyayaring masama sa iyo? No? Ang uling babalikin ni Ellen, yung play of sin, and paghihirap. Kasi alam natin eh, kapag may kasalanan, mayroong kaparusahan. Maging bahagi. So kapag ikaw ay gumagawa ng isang bagay, kapag ang mundo na ginagalawan mo ay ang mundong ginagalawan mo ay ang mundo ng mararahas, ay siguradong ang daranasin mo palagi ay mararahas. Pero ang mundo na kinikilos may alin, mundo ng magbahagi ng pagmamahalan, kung dun ka nasanay, no? Ay, kung may sakali may gumawa sa'yo ng masama, no? Ay,
Babalikan muli ng pag-umahalag. Unti-unti nating mababago ang mundong ating ginagalawan. Pero yun, sabi nga natin, yun ang kinakailangan natin bigyan ng higit ng pag-apalaga. Alin yun? Na magagawa lang natin ang mga gawain na itinuturo ng ating pananampalataya kung alin maliwanag sa atin na tayo ay mga maka-Diyos. Ibig sabihin, ba't mo ginagawa yun? Kasi ito ako, maka-Diyos. Hindi yung, ba't mo ginagawa yan? Para makatulad ako sa Diyos. Mali, no? Mali. Kasi hindi mo magagawa yan kung nanais mo lang makatulad sa Diyos. Because you could not do that kung hindi ka maka-Diyos. Kaya natin magagawa lamang kayo, bakit? Kasi tayo ay maka-Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Kaya ngayon ang sabi ng Jesus, ano? Ginagawa ko lamang ang ipinasasabi ng Ama. At yan po, kumisan yung bigat ng ating pananampalataya. Pero yun po na maging lakas din natin. Hindi na maging lakas natin. Kumisan, sa buhay natin tinataak sa daigdig na ito, ano? Na lalong-lalong siguro sa mga panahon na tayo ay paano tayo hindi maasar kung tayo ay inaasar? Kasi kinakailangan natin alin ang tulong ng Diyos. Kasi kung pagbabasihan lamang natin ang tulong ng tao, hindi mo magagawa yun eh. No? There is no power within the human nature na ikaw ay hindi maasar kapag ikaw ay inaasar. Maliban na lamang kung hindi mo naintindihan yung sinasabi nila. No? Kaya akala mo hindi ka inaasar. Pero kaya ka lamang hindi maasar, ay alin, sabag alam mo na kasi sumusunod ka sa kalooban ng Diyos na hindi ako dapat maasar kahit ako inaasar. Bakit? Kasi yun ang sabi ng Diyos Ama. Yun ang ginagawa ko. Kaya idulog natin yung sarapan ng puong may kapal. Kaya idulog natin yung sarapan ng puong may kapal. Na ay isa po sa mga susi kung bakit natin magagawa yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Ama Ellen. Na paalalahan na natin yung ating sarili. Na alin, tayo ay mga anak ng Diyos.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Ama naming Dumika, ang paghahain ito naway maganap sa kapagkabatawan ng mga kasalanan, sa kapagkakamit namin sa bagong buhay at kaligtasan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa panagutang ngayong iniatas sa aming pagpulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sanan at ang pagisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Dapat kang purihin ang Tanang Kinapal sapagkat sa pamagitan ng anak na aming Panginoon sa Kristo at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, mayandog ang iyong malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pagkabanalin mo ang mga kaloob na ito na aming nilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at ng aming Panginoon Jesu Kristo na nagutos ipagdiwang ang misteryo ito. Noong gabing ipinagkanalo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kanya niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang ganapan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng anak at sa amin ang nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan, samantalang sa kanyang pagbalik ay pinanabigan. Kaya bilang pasalamat ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na pagkahain ito. Tungayan mo ang handog nito ng iyong sampayran, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkipagkasundo sa iyo. Loobin mo kaming magsalo-salo sa kanyang katawan ng dugo ay magkuspos ng Espiritu sa amin at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit na iyong pamana kay isa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, si San Jose na kanyang esposo, kay isa ng mga apostol, mga martir, si San Martin, ang kaisa ng lahat ng mga banal na aming iniasang lagi nagtuusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog nito ng aming pagipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa iyong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong sambayan ang naglalakbay sa lupa kasama ng lingkod na si Papa Francisco. Benaventura ang tanang mga obispo at ang buong kaparehan ng iyong piniling sambayanan. Dingin mo yung mga kailingan na iyong angka na ngayon itinipon mo sa iyong harapan. Amang mawing kukupin mo at pag-isain ang lahat ng iyong mga anak.